Maligayang pagbabalik sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan ang 2016 action thriller mystery suspense movie na may pamagat na I Am Wrath. Nagsimula ang istorya sa isang lalaking nagngangalang si Stanley kung saan kauuwi lang nito galing sa pagtatrabaho sa isang construction site sa ibang bansa. Nang sinundo siya ng kanyang asawa na si Rebecca ay napag-usapan agad nila ang anak at apo nila na sabik nang makita ni Stanley. Pagkarating sa parking area ng airport ay nakita na lang nila na may nanabutahe sa gulong ng kanilang kotse. Dumating din bigla ang isang gangster kung saan nanghihingi ito ng ilang dolyares na pera na agad namang tinanggihan na bigyan ni Stanley dahil tila umaabuso na ang mga tulad nilang gang at alam din ni Stanley na ito ang nanabutahe sa gulong ng kanilang kotse. Dahil sa hindi pagbibigay ng pera ay nagsimulang mainis ang nasabing lalaki at sa hindi inaasahan ay lumitaw pa ang iba nitong mga kasama na agad na binanata ng walang tigil si Stanley. Hindi pa nakontento ang mga kawatan at nakuha pa nilang tapusin si Rebecca sabay ng pagkuha nila sa wallet nito. Matapos makarecover ni Stanley ay nadatna na lang niya ang mapait na sinapit ng kanyang asawa sa grupo ng kawatan na sumugod sa kanila. Nang ini-report niya sa mga kapulisan ang buong nangyari sa chief police na si Gibson at ang partner detective nitong si Walter ay mapapansin na hinahamak pa siya ng mga ito at sinasabihan na alalahanin ng mabuti ang mga mukha ng mga nasabing gang dahil tila minamaliit nila ang memorya ni Stanley dahil nagkakaedad na rin ito. Nang pinakita sa kanya ang mga nadampot nilang mga gangster sa kalsada ay kinumpirma niya na ang isa sa mga itong nagngangalang si Charlie ang kawatan na lumapit sa kanila at tumapos sa kanyang asawa. Habang naghihintay sa labas ay nagulat na lang si Stanley nang pinakawalan ito ng mga otoridad sabay ng pagtingin nito ng mata sa mata na parabang tinatawanan pa siya ng demonyong ito. Agad na nakipagtalo si Stanley sa dalawang opisyal ng kapulisan kung bakit nila pinakawalan ang kumitil sa asawa niya. Sinabihan siya ng mga ito na wala siyang magagawa kung hindi maghintay na lang ng proseso sa gagawing imbestigasyon dahil wala naman siyang maibibigay na ebidensya na ito nga ang may sala sa pagkasawi ng asawa niya. Mula sa mga narinig ay napagtanto na lang ni Stanley na may nangyayaring mali sa kanilang syudad kung saan patunay dito ang mga kaliwat kanan na kaguluhan na ginagawa ng iba't ibang grupo ng gang sa kanilang lugar na wala naman ginagawang aksyon ang mga otoridad para resolbahin ang mga ito. Nang makita ni Stanley na malayang nakakalibot sa lansangan ang nasabing kawatan na umagaw sa buhay ng asawa niya ay hindi na ito nakapagpigil pa at sinira niya ang isang pader sa bahay nila na naglalaman ng mga nakatago niyang mga armas at baril. Tinawagan niya din ang dati niyang kaibigan na si Densho na isang barbero na dating hitman upang humingi ng mga impormasyon ng mga pangalan ng nasabing grupo. Matapos nito ay nagtungo siya sa bar na pinagtatambayan ng isa sa mga kawatan na umatake sa kanila na si Nathan. Nang makita niya na hawak nito ang ninakaw nilang wallet ng kanyang asawa ay mabilis niya itong hinabol. Nagkaroon sila ng mainit na palitan ng putok at nang lumabas si Stanley ay mabilis siyang tinutukan ng gangster. Habang kampante ang gangster na siya ang nakakalamang ay biglang bumaligtad ang sitwasyon nang mabilisan siyang pinabagsak ng inakala niyang ordinaryong matanda lang. Pilit itong pinaamin ni Stanley kung nasaan na ang iba nitong mga kasama pero hindi sumagot ang gangster at nakangiti nitong sinabi na malaking grupo ang binabangga niya. Sumagot naman si Stanley at sinabing wala siyang pakialam dahil kahit sino pa sila ay sisiguraduhin niyang magkikita-kita silang lahat sa impyerno sa madaling panahon. Matapos niya itong tapusin ay dumating na rin si Densho upang tulungan siya na iligpit ang kawatan na ito. Subalit lingid sa kanilang alam ay kinukuhanan na pala sila ng video at litrato ng isa pa nitong kagrupo na tahimik na nagtatago sa sulok. Sa sumunod na eksena ay makikita ang isang bar na pinapatakbo ng isang mafia boss na si Lemmy. Dumating ang nasabing lalaki upang ibalita dito ang sinapit ng kagrupo nilang si Nathan. Agad namang ipinag-utos ng mafia boss sa mga tauhan nito na hanapin ang nasabing dalawang lalaki at mahigpit na bilin niya din na ubusin ang lahat ng pamilya ng mga ito maging ang mga alagang hayop kung meron man ay huwag ding palalagpasin. Subalit imbis na sila ang maghunting sa dalawang ito ay makikita na sila Stanley pa pala mismo ang naghahunting sa kanila nang sinadya niyang magpunta sa tattoo shop ng isa sa mga gangster na sumugod sa kanila sa airport na si Lars. Nang mamukhaan siya nito ay agad siyang tinutukan ng baril, pero wala itong nagawa nang inumpisahan ng lumaban ni Stanley at binanatan niya ng todo-todo ang demonyong gangster na ito.
Sumubok pang lumaban ni Lars gamit ang napulot niyang espada pero wala na rin itong nagawa pa nang tuluyan na siyang binura sa mundo ng naghihiganting si Stanley. Kasabay naman ito nang makarating si Densho sa kanyang barbershop ay nasa loob na pala ang grupo ng mafia at si Charlie kung saan matapos nilang sirain ang buong loob ay pilit pa nilang inaalam kung nasaan ang isa pa niyang kasama na tumapos sa kagrupo nila kagabi. Dahil minaliit nila ang kakayahan ng matandang barbero na ito ay pinatikim sila nito ng mabilisang paggulpi, tila nabigla na lang sila sa kakayahan ni Densho at wala silang kaalam-alam na mas mabilis at mas mapanganib pa pala sa kanila ang sinugod nilang matanda na ito. Matapos nitong iligpit isa-isa ang mga kasama niya ay parang tuta na nagmadaling tumakbo palabas si Charlie. Hindi pa dito natapos ang lahat dahil nang sinubukan na idamay sa gulo ng mafia gang ang pamilya ng kanyang anak na si Abby ay sila na mismo ang sumugod sa isa pang bar na pagmamay-ari ng grupo. Kanilang inubos ang lahat ng nakita nilang tauhan ng mafia sa loob at pinaramdam nila sa mga ito na nagkamali sila ng binangga at minaliit kabilang na dito ang gangster na tumapos sa kanyang asawa na si Charlie. Nang malaman ng mafia boss ang balita patungkol sa nangyari sa isa pa nilang bar ay pinuntahan na ng mga ito ang bahay ng anak ni Stanley, puwersahan nilang inutusan na papuntahin sa lugar na ito ang kanyang ama. Nang sinubukang lumaban ni Abby ay hindi niya alam na nakagawa siya ng pagkakamali dahil sa ginawa niyang aksyon ay walang awang tinapos ng mafia boss ang kanilang yaya. Wala nang nagawa si Abby kung hindi papuntahin si Stanley at sinabi na lang nito na may sakit ang kanyang apo. Agad namang nakakutob si Stanley na may maling nangyayari matapos niyang mabasa ang kakaibang mensahe na pinadala ng kanyang anak. Pagkarating nito sa bahay nila ay nakumpirma nga niya na tama ang hinala niya kaya maingat at palihim siyang pumasok sa likod at tinapos ang tauhan ng mafia boss. Agad namang nagbanta ang mafia boss na tatapusin niya si Abby kung hindi niya ibababa ang hawak niyang baril, makikita na sinisimulan din itong salahulahin sa harap niya mismo si Abby nang paulit-ulit nitong pinisil at inamoy-amoy nang walang pakundangan si Abby. Nasambit na lang ni Stanley na malapit na silang magkita-kita ng mga tauhan niyang inubos nila nang biglang dumating si Densho at pinatamaan nito ang mafia boss sa kamay. Mabilis na napaluhod at bumagsak ang mafia boss nang binanatan siya ng walang tigil ni Stanley, nang tinanong nito sa mafia boss kung ano ba talaga ang totoong motibo ng mga tauhan niya sa ginawa nilang pagtapos sa kanyang asawa ay natawa na lang na sinagot nito na may mas malaki at mas makapangyarihan pang tao ang nasa likod ng nasabing pag-atake sa kanila sa airport. Sa hindi inaasahan ay bigla na lang dumating sa lugar si Officer Gibson at bigla nitong iniligpit ang mafia boss, lumalabas na magkakasabuat pala ang mga demonyong mafia na ito at ang dalawang opisyal ng kapulisan. Nang inakala nila na mag-isa na lang si Stanley at wala na itong laban pa ay dumating na muli si Densho at walang nagawa ang korap na pulis kung hindi ihatid si Stanley kay Gobernador Patrick na isang korap na protector ng mga gang at ang mastermind sa pagpapaligpit sa kanyang asawa dahil sa paglalabas nito ng news report na hindi nagustuhan ng korap na opisyal ng gobyerno na ito. Pagkapasok sa mansyon ng makapangyarihang kalaban na gobernador ay pinatulog ni Stanley si Gibson at nagising na lang ito na makikitang pinabagsak na lahat ni Stanley ang lahat ng mga bantay sa paligid. Nakita niya din ang Mitcha na nakadirekta sa gas ng kotse, sumubok pang lumabas ng kasama niyang korap na pulis pero tuluyan ang sumabog ang sasakyan kung saan sabay na silang nagtungo papunta sa impyerno. Sa pagpapatuloy ni Stanley ay inubos niya ang lahat ng makita niyang mga tauhan na bantay sa mansyon, lumitaw na rin ang tiwaling gobernador at agad siyang pinatamaan ng hawak nitong armas. Nagkaroon din sila ng umaatikabong sagupaan at nang mapabagsak siya ng gobernador ay sinabi na lang nito kay Stanley na kung hindi lang sana pakialamera ang asawa niya at tinanggap na lang ang binibigay niya ditong suhol ay sana ay sabay pa silang tatanda at mamumuhay na magkasama. Dahil sa mga sinabi nito ay hindi na napigilan pa ni Stanley ang nararamdaman niyang matinding puot at walang alinlangan nitong pinadala sa kabilang buhay ang tiwaling gobernador. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang hindi mabilang na mga kapulisan sa labas ng mansyon, tinutukan agad siya ng mga sniper at iba't iba pang mga operatiba. Nang inutusan siyang ibaba ang hawak niyang sandata ay nakuha pa niyang itaas ito na naging dahilan upang simulan na siyang paulanan ng bala ng mga otoridad. Pagkalipas ng ilang araw dahil sa suot niyang bulletproof vest ay nakaligtas pa si Stanley, nang sinubukan siyang bisitahin ng anak niya ay kataka-taka na hindi siya pinayagan ng mga nagbabantay dito. Kaya nang makakuha ng pagkakataon ay mabilis na pumasok si Abby upang sabihin na mahal niya siya.
Pagsapit ng gabi nang magpalit ang mga nagbabantay ay makikita na nakaligtas pa pala ang korap na pulis na si Walter. Pumasok ito ng palihim sa kwarto upang tapusin si Stanley. Ngunit sa hindi inaasahan ay siya pa ang tinapos ni Stanley gamit ang armas na ibinigay pala kanina ni Abby matapos itong magpumilit na makapasok sa loob kanina. Sa pagtatapos ay dumating na rin si Densho matapos nitong magpanggap na isang doktor. Binigay nito ang kanyang mga gamit at tahimik na silang tumakas sa ospital papunta sa malayong lugar para magsimula muli ng panibagong buhay sa itatayo niyang bagong barbershop. Special shoutout nga pala kay Ami Bel Almoneda, Bogard Kaingin, Annalyn aka Pesak Ronalyn Liit at kay Arvin Jude alias Pasasakit. Kung nagustuhan po ninyo ang video ay huwag kalimutan na pakipindot ang like button. Maraming maraming salamat po.